information natin sa ating mga ka-Cebuana to make it very accessible to them, no, yung mga services natin. So dahil dito, tayo ay nag-onboard na mga Cebuana Luwilier Authorized Agents sa iba't ibang cities and municipalities. So kapag kayo po ay isang Cebuana Luwilier Authorized Agent, may access na po kayo doon sa 2,500 branches ng Cebuana at mabibigyan kayo ng kapasidad na mag-offer ng mga financial services ng Cebuana. So ito po ay isang magandang paraan para po palakasin ang inyong kasulukuyang mga negosyo din. Aside dito, meron po tayong ino-offer, no, na dalawang package na pwedeng pagpilian ng ating mga ka-Cebuana. So meron tayong tinatawag na micro package. Ito po ay may a-avail natin sa halagang 8,000 pesos lamang. Doon sa 8,000, kasama na po doon yung 3,000 na automatic na free load, no, na magagamit nyo na mag-transact, para sa pag-transact. So meron din siyang mga included na yung web and mobile application kung saan po natin magagamit para mag-process ng transactions at may SIM card para sa pag-process ng e-load. Bukod pa doon, syempre magkakanda kami ng agent training, meron siyang kasamang insurance package and yung mga marketing collaterals, no, tulad ng mga tarpaulins na pwede nilang ikabit sa mga tindahan nila para malaman ng mga tao na pwede nang mag-transact doon sa mga tindahan nila ng Cebuana Luwilier. Aside doon, yung isang package naman, yun yung BizPack na tinatawag natin. Ito naman ay, kumbaga pa sa halagang 15,000 pesos, may BizPack ka na. Ang pagkakaiba niya doon sa unang package natin, ito ay may kasamang mobile device na kung saan pwede mo na siyang gamitin, no, to process yung transactions. At may 5,000 na free load na siya dati. So, right there and then, kapag na-activate kayo, meron na kayo agad pang umpisa, pang transact. Ng transaction. Napaka-interesting naman po pala, no, na maging Cebuana Luwilier Authorized Agent. Pero ano po ba yung mga services ng Cebuana Luwilier na maaaring i-offer kung ikaw ay maging isang authorized agent? Yes, Jeff, no. Well, iba-iba ang pwedeng i-offer na serbisyong Cebuana ng isang Cebuana Luwilier Authorized Agent. Tulad ng sending and payout of the domestic remittance na kung saan yung ipinadala sa isang agent ay pwedeng i-payout sa more than 2,500 branches na meron yung Cebuana Luwilier Pawnshop. And vice versa din, yung ipinadala din sa Cebuana Luwilier Pawnshop, pwede rin ma-payout or makuha doon sa agent natin. And aside from that, bills payment, na kung saan meron tayong more than 70 na partner billers, no? So, pwede rin i-process ng mga agents natin yon. And additional pa is yung e-load na kung saan partner din natin yung lahat ng telcos. And yung isa pa, ang kagandahan is meron pang micro-insurance na pwedeng i-offer si agent natin. So, yun yung mga, actually yung mga nabanggit ko, Jeff, yun yung mga frequently availed services sa Cebuana Luwilier, no, sa mga branches natin. Opo. So para talagang nag-ooperate ka na isang maliit na branch na Cebuana Luwilier. Pero kung interesado po ang isang Pilipino, di ba, na maging isang authorized agent, ano po ba yung mga requirements para maging isang Cebuana Luwilier authorized agent? Yeah, basic lang naman yung mga requirements natin. Kailangan lang nila mag-fill out ng application form natin, tapos mag-submit ng mga documentary requirements natin, no? Ito lang ay para ma-validate natin yung applicant at yung business entity niya. Aside from that, syempre yung subscription fees. So, mamimili lang siya kung aling package yung gusto niya. Yung binanggit ko kanina, yung micropack or yung BizPack. Opo. Okay. So, paano pa pag nasubmit na yung mga requirements na yan, ano naman po yung proseso para ma-accredit naman sila? Actually, napakadali lang, Jeff, no? Kung mayroon po sa inyong interesado na maging isang Cebuana Luwilier Authorized Agent, kailangan lamang pong pumunta sa official website ng Cebuana Luwilier, which is yung www.cebuanaluwilier.com/peralink-retail. Or kaya naman, i-scan lang po yung QR code na pinapakita sa screen ngayon. And then after which, i-fill out lang po yung e-form na kailangan lagyan ng basic informations ng isang aplikante at kung anong type of business na meron po kayo sa kasalukuyan.
And then pagka-submit po ng application form, once na-receive na po namin, i-contact na siya within 24 hours or the next business day ng ating sales team. At sila na rin ang bahala na mag-walk through sa inyo ng step-by-step process. Gagabayan din nila kayo kung paano i-send yung mga verification documents. Actually, Chef, no, ang kagandahan nito ngayon, kahit nasa pandemya tayo, and medyo ina-avoid nga natin yung face-to-face contact, maaari namin silang i-accredit kahit online. So, hindi na namin kailangan pumunta pa doon sa isang location ng isang interested na aplikante na maging authorized agent, but kahit through phone lang or online, pwede namin silang i-activate. Napakasulit, napakadali po ng proseso kasi kahit hindi nyo pupuntahan, di ba? Wala nang face-to-face na interaction, safe na yan, di ba? Pwede kayong maging Cebuana Lawyer Authorized Agent. Wow, napakaganda naman po yun. Paano naman po, ano naman po yung benefits ng pagiging isang Cebuana Lawyer Authorized Agent? Yeah, sa benefits naman, syempre bukod dun sa dagdag kita na makukuha nila dahil dun sa competitive commission na ibibigay natin as authorized agents of Cebuana, yung foot traffic, no, nadadali nito dun sa mga tindahan nila. Syempre dahil yung mga mag-a-avail ng mga Cebuana financial services sa kanilang mga tindahan, pwede na rin bumili o mag-avail ng mga produktong binibenta nila. Ah, opo. Ayan, so talagang ang laking bagay talaga na maging isang Cebuana Lawyer Authorized Agent, ano po. Ayan, so base po sa inyong mga experiences dun sa mga naging authorized agent natin, kamusta naman daw po yung naging businesses nila pagkatapos nilang maging authorized agent? Actually, Jeff, maraming natuwa, no? In fact, 2017 pa natin papatayo nag-umpisa mag-onboard or mag-accredit ng mga authorized agents. And natutuwa sila kasi mas nadagdagan, hindi lang sa mas nadagdagan nga yung kinikita nila tulad ng nabanggit ni Miss Angie, but pati yung mga existing na products nila na i-cross-sell nila or na ibibenta nila doon sa mga nag-a-avail ng service nila. Like for example, no, may mga partners tayo na mga grocery stores, mga mini groceries, na kung saan yung ipinadalang pera sa kanila na pambili din ng grocery, hindi na sila lumalayo, no? Doon na rin sila bumibili ng mga pangangailangan nila sa araw-araw. Yeah. Pati na rin yung mga pharmacies, meron din tayong mga partners na ganyan. Gamot, doon na rin sa kanila bumibili, so hindi na sila lumalayo. Ah, opo, ayan. Napakadali lang pala, napaka-easy, di ba? Tapos ang ganda ng experiences ng mga naging agents na, di ba? So ngayon po, tutungo po tayo sa mga katanungan po ng mga nanonood po sa atin. Ayan. So una po, sabi dito, kahit po ba may pandemic at ang ibang area po sa Pilipinas ay naka-community quarantine, tuloy-tuloy pa rin daw po ba ang pagsasubmit at pagtanggap ng requirements at pagpaprocess ng accreditation? Yes, definitely. Open pa rin ang ating application para sa maging isang Cebuana Lawyer Authorized Agent, Phil, no? At patuloy na binaprocess ang mga ito. Our onboarding team actually is extremely dedicated to ensure that the application process goes smoothly, and we all value your availability when it comes to authorized agent applications. That's why in some cases, our team may also extend processing up to non-working days, and that's Saturdays and Sundays. And actually, even holidays, nag-accredit kami pag kailangan ni applicant. Wow, talagang walang pahinga si Cebuana Lawyer sa pagtulong at pag-offer ng services niya sa mga mga Cebuanas natin. Diba?